medyo mainit na lang. Medyo dito pa lang nagsisimula na yung umakyat, medyo paho na ng konti, pero banayad pa lang to. So padyak muna tayo guys at medyo challenging ang ginawa natin. Aside na sa mainit na, tanghali na, at medyo paahon pa. So guys, sige, proceed na tayo. Good morning. Today, ang challenge natin ngayon yung sinasabi ko before na aakyatin natin yung Mayon Skyline. Since umaraw na at hindi na umulan, taray na natin ngayong araw na aakyatin yung Ahon Challenge, which is mula sa paanan ng Mayon. It is 9-kilometer Ahon Challenge. Samahan niyo ako ngayon sa pagpunta ng Mayon Skyline. Natin is sa Tabaco City. Dadaan tayo ng Tabaco. Yan yung hirap mag-vlog na. Napalusong halos hindi ka na pumapadyag kasi paalusong ngayon ang papuntang Tabaco. Kaya hindi mahirap. Ang mahirap ito yung pauwi na. Pero yung pagdating naman doon sa Tabaco at start natin ng Ahon doon sa may paanan ng Bulkan Mayon. Yun, doon mag-start ang 9 kilometers na paahon. So, sana kayanin natin. From my location guys, natatanaw ko yung city ng Tabaco dito. Ito kasi yung location ko ngayon is lahat pababa. So hindi mahirap. Kaya banda dito, nasa naka-elevate yung location natin. Hindi mataas, kaya natatanaw yung city ng Tabaco. So guys, dire-diretso tayo hanggang sa makarating tayo ng city. Dito na tayo guys sa Tabaco City. Ito na yung last na city or ciudad, whatever, na papunta doon sa Mayon Skyline. So subukan na nating puntahan yung lugar. Ito yung tinatawag na Siga Arcade ng Tabaco City. Ito yung way na dinadaanan pag nag-shortcut papuntang Manila kung galing ng Tabaco. Ang labas mo ito ay sa Ligao City. So ito rin yung dinadaanan papunta doon sa Mayon Skyline. Kumbaga dadaanan yung crossing bago pa umakyat ng papuntang Mayon Skyline. So medyo tinanghali tayo kasi dumaan tayo doon sa waterfalls ng Busay, kaya medyo tinanghali tayo. So ito, susubukan na natin na punta. Tara guys, samahan niyo ako. Medyo dito pa lang nagsisimula na yung umakyat, medyo paho na ng konti, pero banayad pa lang to. So padyak muna tayo guys at
medyo challenging ang ginawa natin. Aside na sa mainit na, tanghali na, at medyo pahon pa. So guys, sige, proceed na tayo. Yan guys, ang Mayon Volcano. Yan ang aakyatin natin. Nasa 9 kilometer yan na paahon mula dun sa may paanan. Kaya lang yung crossing papasok, medyo malayo-layo pa. Challenging. It's ahon challenge. 9 kilometer ahon challenge. Medyo mainit pa. Tanghali na kasi. One eternity later. Ito guys, simula na akong umahon. Paket na ako. Nasabi, nasa 7 kilometer pa daw ang layo. So, matagal-tagal pa itong ahonin. Kaya, sige, tatagay na natin paakyat. Pa sa dulong-dulo ang aakyatin natin. Kung may nakikita kayong maputi at may kulay blue, yun yung pa yung aakyatin. So malayo-layo pa. Buti na lang medyo may palusong dito. Kanina puro ahon na kagad eh. Nakaka tatlong pahinga na ako guys mula doon sa kanto. Hirap pakyat. Nasa around I think mga 6 or 7 kilometer papataas. Ito yung challenge. 9 kilometer ahon challenge. Bali meron ng mga naunang umakyat dito, mga nakabike din. Pero maaga sila, mga around 7 a.m. paket na sila rito. Tayo inabot ang tanghali kasi nga dumampa tayo sa waterfalls doon sa Busay. Waterfalls. So, kaya tinanghali tayo. So, pahinga lang ng konti. Tapos, tuloy ulit tayo. A few moments later. 5 kilometer pa daw guys. 5 kilometer pa ang aakyatin natin. Nakapalayo kasi zigzag siya na paahon. Kaya yun ang nakapahaba sa distansya. Pero nakaka 4 na kilometro na tayo mula dun sa pinakababa. Kaya tatapusin natin yung 5. Yan ang ahon guys. Yun ang may volcano. Meanwhile, ito guys yung challenge kung kailan malapit na ako at bumagsak ang ulan. Kaya tingnan nyo, pure visibility ang daan paakyat. Sobrang kapal ng fog at medyo malakas ang hangin. Buti na lang meron tayo na silungan dito sa malapit at merong tinitindang mineral water na kapag refresh tayo ng malamig na tubig. Ito guys yung ano, yung itsura ng nasa taas tayo ng Mayon. May iba pababa na sila, lalo sila sa taas, pero tayo kapag pa lang. Kaso biglang yung bumagsak ang ulan. Medyo malakas ang ulan. Hindi na lang may nasigawin tayo.
Eventually. Nabit natin yung challenge na 9 kilometers na ahon from doon sa may crossing. Anong barangay yung crossing? Buwang. Yun, barangay Buwang. 9 kilometers yon galing sa crossing hanggang dito sa taas ng Mayon Planetarium or Mayon Skyline. So, ito yung pinangako ko sa inyo sa unang vlog ko na aahunin ko yung Mayon Skyline, which is ito yung pinaka first time ko na inahon na napakahaba. Yung unang inahon ko kasi Tagaytay lang yun at about 61 kilometer yung from Manila Okada, pero banayad lang ang ahon doon. Not like this na talagang sobrang ahon. Hindi lang ako inabutan ng ulan sa medyo baba, kanina pa sana ako nandito. So guys, eto na yung sinabi ko na na-hit ko na yung packet ng Mayon Skyline, which is nasa kalagitnaan nito ng Mayon Volcano. Kaya lang talagang medyo maulan, kaya di natin makikita yung buong city ng Tabaco, which is overlooking siya. Ito yung pinaka-view deck niya. Lang talagang nagkaroon ako ng ilang beses ako nagpahinga bago makaahon, kasi yung pinakalas na pahinga ko, which is nabutan talaga ako ng ulan, medyo mahigit isang oras ako nagpahinga doon kasi talagang malakas ang ulan, zero visibility na hindi mo makita yung kalsada kasi ang kapal ng fog. So ngayon medyo lumiwanag na at hindi na rin masyado malakas ang ulan at medyo ambon-ambon na lang, so tinuloy na natin. So ngayon nandito na tayo at maya-maya ng konti babalik na tayo pababa, which is yun ang pinaka-award, hindi ka na magpapadyak, almost sasakay ka lang sa bisikleta mo, then pagaganahin mo na lang yung preno, dahil kung hindi papulutin ka sa baba na sa Tabaco City ka napupulutin. No, hindi yun. Siyempre lahat kurbada, maraming kurbada, so kailangan dandan din pagbaba kasi madalas din kalsada katatapos lang ng ulan. So guys, if you like this video, please subscribe, just comment down below. Thank you very much for watching and see you on my next video. Pababa na tayo guys, medyo madulas nga lang ang pababa, kaya dahan-dahan lang tayo. Puro kasi ito palusong eh, kaya hindi na kailangan pumadyak.